pagsaluhan ang kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Simulan natin ang pagdiriwang sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala natin, Panginoong Yesu Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sa inyong lahat. At sumain niyo rin. Mga kapatid, ngayong umagang ito, sa misang ito, patuloy tayong humingi ng tulong at pasasalamat sa ating Panginoon Jesucristo sa lahat ng ating mga kahilingan, sa ating paghingi ng kapatawaran. Samahan niyo rin po kami, yung mga nasa live streaming dito sa Pambansang Dambana, sa misang ito upang sabay-sabay tayong manalangin sa ating Panginoong Jesucristo. Panalangin din natin ang mga kapatid nating may mga karamdaman, lalo tigit yung mga nasa kanilang mga tahanan at sa mga pagamutan. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa mga pangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na luwa akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong maitaguyod ang sanlibutan sa matiwasay na pag-iral ayon sa layunin mo para sa aming kapakanan. Sa pagsamba sa iyo ng may panatag sa kalooban, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, tungkol sa kaligtasang ito, masusing nagsiyasat at nagsuri ang mga propetang humula sa kalooban ng itong nakalaan sa inyo. Sinuri nila kung kailan at paano ito mangyayari. Ang panahong ito ang tinutukoy ng Espiritu ni Kristo na sumasa kanila. Nang paunang ipahayag sa kanila ang hirap na tinitiis ni Kristo at sa pangaral ng tatamuhin nila, nang kanilang ipahayag ang mga katotohanan ng ito, ipinaunawa sa kanila ng Diyos na ang ginagawa nila'y sa kapakinabangan ninyo at hindi sa kanila. Ang mga katotohanan ito'y narinig ninyo ngayon sa mga tagapangaral ng mga mabuting balita ng Diyos. Nagsalita sila sa inyo sa kapangyarihan ng Espiritu Santong sinugo sa kanila buhat sa langit. Ang mga katotohanan ito'y pinananabikang maunawaan ng mga anghel sa langit. Kaya nga ihanda ninyo ang inyong mga isipan. Magpakatatag kayo at lubos na umasa sa pagpapalang tatamuhin ninyo kapag dahayag na si Jesucristo. Bilang mga anak, sundin ninyo ang Diyos at huwag ang masasamang hilig tulad ng ginagawa ninyo noong kayo wala pang
tunay na pagkaunawa. Yamang ang Diyos na humirang sa inyo ay banal. Dapat kayong magpakabanal anuman ang inyong ginagawa. Ayon sa nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Umawit ng bagong awit at sa puon ay ialay. Pagkat siyang ginawa niya ay kahangahangang tunay. Ang Diyos... Sa sariling likas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang puon ay buong galak, napurihin sa pag-awit. Ang Diyos na rin ang naghayang ng handog niyang pagliligtas. Magsitayo po lahat. Sa Diyos Ama, pagkat ipinayag niya, hari siya ng mga aba. Sumaiyo inyo ang Panginoon. At sumaiyo inyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagsalita si Pedro kay Jesus. Tingnan po ninyo, iniwan namin ang lahat at kami sumunod sa inyo. Sinabi ni Jesus, tandaan ninyo ito, ang sinumang mag-iwan ng bahay, o mga kapatid, ina, ama, mga anak, mga lupa, dahil sa akin at sa mabuting balita, ay tatanggap ng makasandaang ibayo sa buhay na ito. Mga bahay, mga kapatid, mga ina, mga anak, at mga lupa. Ngunit may kalakip na pag-uusig. At sa kabilang buhay ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ngunit maraming nauna na magiging huli at maraming nahuhuli na magiging una. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang konteksto ng ating ebanghelyo, ang pagtatanong ni Pedro kay Jesus tungkol sa kanilang pagsunod bilang disipulo ay tungkol sa ating ebanghelyo kahapon, no? Kung saan ang isang lalaki, batang lalaki na mayaman, nais sumunod kay Kristo bilang disipulo. At sinabi ni Kristo ang mga criteria kung paano sumunod sa Kanya. Una, ang pagsunod sa salita ng Diyos, sa pagsunod sa utos ng Diyos na ibinigay kay Moises, ang 10 utos. At tunay, ang sabi ng lalaking ito ay nagawa niya mula nang siya ay bata pa. Ngunit may isang bagay
ang sabi ni Kristo na hindi niya nagawa, ang tumulong sa kapwa. Kaya ang pangalawa, inutos ni Kristo na ibenta lahat ng kanyang kayamanan at ibahagi sa mga mahihirap, kung saan dito na lungkot ang lalaki, ang mayamang lalaki. Sapagkat hindi niya kayang bitawan ang yaman sa mundong kanyang hinahawakan. Sapagkat ang iniisip niya, ang yaman na kanyang natamo sa mundo ay pag-aari niya. At nakalimutan ng mayamang lalaking ito na ang yaman na meron siya sa mundong ito ay yaman upang maibahagi sa kapwa. Kaya sinabi ni Kristo, kaharap ang mga disipulo, na magiging madaling pumasok sa kaharian ng Diyos ang isang kamelyo. Mas madaling lumusot ang isang kamelyo sa butas ng karayom kaysa isang mayaman na makakapasok sa langit. Kaya natanong ni Pedro, kung gayon, anong gantimpala namin? Iniwan namin ang lahat. Iniwan namin ang aming hanap buhay. Yung iba, iniwan ang kanilang pamilya, kanilang mga magulang. Yung iba, ang kanilang mga anak upang sumunod kay Kristo. At sinabi ni Kristo na magkakaroon ng gantimpala sa habang buhay ang mga taong nagsasakripisyo tulad ng pag-iwan sa mga ito. Maaring sa amin, sa mga pari, sa mga madre, mabilis nating maunawaan ang mga bagay na ito bilang mga relihiyoso, bilang sumunod kay Kristo at buong buhay ay inialay at iniwan ang lahat. Literally. Ngunit para sa atin, sa inyo, na mga may pamilya, ano ang ibig sabihin ni Kristo? Sa ating pag-unawa sa pananampalataya, bagamat mahirap unawain ang mga salitang ito ni Kristo, ng pag-iwan ng inyong asawa, ng inyong anak, ng inyong tahanan, ng inyong yaman, para sa Panginoon, binabanggit lamang at pinapahiwatig ni Kristo ang pagsasakripisyo sa ating pagsunod sa Kanya. Yun bang magsisimba lamang ako, Panginoon, kapag may panahon kami? Yun bang magbabahagi lamang ako sa aking kapwa kapag may extra kami? Ang binabanggit sa atin sa Ebanghelyo sa araw na ito ay tungkol sa pagkakaroon ng panahon para sa Diyos. Hindi extra time. Hindi kapag naisipan na magsimba. Hindi kapag naisipang mag-outing at dadaan sa simbahan o magdadasal bilang pamilya. Na kahit ang pagdarasal sa loob ng tahanan ay nakakalimutan. Tila iniisip ng bawat pamilya o ng pamilya na ang pagdarasal ay sa simbahan lamang nagagawa. Nakakalimutan na ang bawat isa sa atin ay tumanggap ng sakramento ng komunyon para sa mag-asawa ay ikinasal ng binyag, ng kumpil. At sa pagtanggap natin nito, sa pag-uwi natin sa tahanan, bitbit natin si Kristo. Dahilan upang maging ang bawat tahanan ay tahanan din ni Kristo. Kaya huwag nating kalimutan at sabihing, pagod na ako, Lord, saka ako magdarasal. Dahil kapag tayo, ang binabanggit dito sa ating Ebanghelyo, ay na-attach sa maraming bagay sa mundo, dito magsisimulang nakakalimutan nating sumunod at tumawag sa Panginoon. Hindi sapat ang mga bagay tulad ng nagsusumikap tayo
Dahil biyaya ng Diyos ang pamilya, nagsusumikap tayong magtrabaho. Kaya hindi po ako makapagsimba. Hindi po ako makapagsimba dahil kapag Sabado at Linggo, mayroong mga gawain. Mayroon akong negosyo. Mayroon kaming family day. Hindi ba pwedeng bahagi ng family day o negosyo ang pagsisimba tuwing Linggo? O pagdarasal sa tahanan kasama ng buong pamilya? Sinasabi ni Kristo sa mayamang lalaking ito na ibahagi sa iyong kapwa kapag ikaw nais sumunod sa akin, sapagkat ang tunay na pagsunod sa Panginoon ay ang pagbabahagi ng ating sarili, ang pagbabahagi ng ating oras, ang pagbabahagi ng ating yaman sa ating kapwa, sa inyong pamilya. Kaya naman, malakas ang loob ni Kristong sabihin iyon sa mayamang lalaki. Kaya naman tinanong ni Pedro ang mga bagay na ito sa kanya. Bigyan natin ng panahon sa ating araw-araw na pamumuhay ang Panginoon. Bigyan natin ng panahon ang ating pagtawag at pagsamba sa Panginoon. Nang sa gayon tayo ay magkakamit ng buhay na walang hanggan na ipinangako mismo ni Kristo sa kanyang mga disipulo at sa bawat isa sa atin. Huwag nating ipagdamot ang mga bagay na ito sa harapan ng Diyos, sapagkat anumang biyaya na meron tayo sa ating buhay ngayon ay biyayang ipinagkaloob sa ating mahalaga nating ibahagi sa ating kapwa, sa ating pamilya, sa ating pamayanang Kristiyano. Amen. Para po sa maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain na tinikalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, ipinagkaloob mo ang mga dapat ialay upang aming sambahin ang iyong ngalan. Kawaan mo kami at pagbigyan upang iyong kalooban para kami makapaghain ay mapakinabangan bilang pagpapala mo sa amin sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Tinaasan namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, utang na loob ang nagbubunsod upang gunitain ang kamatayan niya para kami buhayin. Pagtitiwala ang sanhi ng ligayang di malilimot sa pagkabuhay niya sa aming kaloob. Pag-asang dahilan na pagiging handa para sa pagbabalik
pagbabalik niyang totoong dakila. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. O sana, o sana, sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngala ng Panginoon. O sana, o sana, sa kaitaasan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian, ng mga relihiyoso at relihiyosa at ng sambayanang ito na sa iyo ay nananalangin. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Berheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, kaysa ni Santo Padre Pio na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang mga pangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, amen, amen.
sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kabutihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, magbigayan tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ng kapayapaan. Kung hindi po kaya lumuhod ay manatili pong nakatayo na may paggalang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga tupa, handa
sa iyong kaligtasan. Batid ko kung sino ikaw. Ako'y pastol na sa iyo'y nag-alaga. Batid mo rin kung sino ako. Sa iyong lubos, handa kong ialay ang aking buhay, alang-alang sa aking mga tupa. Handa kong ibuhis ang lahat ng sa akin, alang-alang sa iyong kaligtasan. Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa pangangailangan ng matatanda at may sakit na pari ng Arsidiosis ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Sa aking piling, ikaw ay aking hahanapin. At kapag ika'y natagpuan, pauwi sa balikat ko'y ipapasa. Sa iyong kaligtasan. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang sa iyong ay iyong kaawaan upang ang aming pinagsaluhan ay magdulot ng aming pakikilahok sa iyong buhay na hindi matatapos. Iniluluhog namin ito sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan. Gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit. Takbuhan sa pangangailangan, huwaran ang pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat dapat, kami po ay pagbigyan. Bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu,
at ni Jesus sa tagapamagitan. Amen. Magsipo muna po lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ng isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa pagnanais nating palawakin ang dokumentasyon at datos sa mga pilgrims and devotees na bumibisita sa pambansang Dambana, kami po ay nag-aanya sa inyong lahat na makilahok sa ginawang paglakap ng impormasyon na makatutulong sa pagpapaunlad ng ating turismong pagsimbahan. Makikisuyo po kami na paki-scan ng QR code na inyong makikita sa paligid ng simbahan at pakikompleto ng mga impormasyong kinakailangan. Makakaasa po kayo sa aming pag-iingat ng private information na inyong ibabahagi bilang pagsunod sa Batas ng Data Privacy Act of 2012. Ang inyong pakikisa ay malaking tulong at susi sa tagumpay ng proyektong ito. Ika-isa ng Hunyo ay unang Sabado ng buwan. Mayroon po tayong prosesyon sa karangalan ng Mahal na Berheng sa ganap na 5 ng umaga. Nasisimula natin sa may harap ng Fountain of Hope. Ang mga sasama ay inaanyahang magdala ng kandila. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 10 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa labat labas ng ating simbahan. Magsitayo na po lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Maray niyo pong ilabas ang mga nais niyong pabasbasan. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos ang mga pangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa panalangin na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salang. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpupatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami pahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumas sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan. Ngayon at kung kami mamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumas sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumas sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak, si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumas sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak, si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una ngayon, at magpakailanman magpasawalang hanggan. Amen. Bago ang huling pagbabasbas, maraming salamat sa inyong pagdalo dito sa Pambansang Dambana ni Santo Padre Pio upang sabay-sabay ay manalangin upang magpasalamat at gayon na rin ang paghingi ng tawad at paghingi ng ating mga kahilingan sa Panginoon, lalo na ang kahilingan ng kagalingan at magandang buhay sa bawat isa. Maraming salamat sa ating mga kapatid na nasa online streaming, nakasubaybay at sumama sa atin sa banal na misang ito. Naway pagpalain kayo ng Panginoong Hesukristo sa inyong araw-araw na pangangailangan.
Ngayon din, nawa sa inyong pag-uwi mula dito at sa nitirang oras sa araw na ito, ano man ang iyong mga gawain, pagpalain kayo ng Panginoong Hesukristo. Pagpalain din po ang bawat isa sa inyo, ang inyong kalusugan, ang inyong hanap buhay at ang pamilyang nasa inyong mga tahanan. Maraming salamat sa ating mga naglingkod, sa ating choir, lector, commentator, collectors, ating lay ministers, ating sakristan. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At pagpalain kayo ng mga pangyarihang Diyos. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos sa ating banal na misa, humayo tayong taglay ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Sa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng